Okay, hindi kasi syempre, gusto din nating malaman. So, sino ba kayo boys before SB19? Mm. And paano siya na-form, di ba? Kasi, hindi naman natin ito i-deny. Kayo na lang yung isa sa mga pinakasikat ngayon na Gen Z icon. Yes, agree. Ako po dati si, ano, Ding Dong. Ding Dong who? Ito ko lang po. Ding Dong I mean, ano kayo noon? Oo. Before, ano? Kayo naging SB19. Sino? Ano yung Ding Dong na yun? Parang natatawa sila may inside joke. Hindi po kasi yung kumakalat na meme. Okay. Parang pinapalitan nila yung pangalan ni Ding Dong. Okay. Parang Ding Dong Guantes. Ding Dong something, ganyan. Kasi doon galing yung joke niyo. Tawa po kasi kami doon eh. Sino kami? Wait na muna ako sa kagaling. Sige na muna, baka maiyak sila eh. Dali na. Okay. Wala mo na. Di pa ako sige, ako na lang po. Hindi niya kinakaya yung Ding Dong. Ako po before, bago po ako mag-audition po sa company namin, kami po ni Josh magka-group po na po. Kasi ano, member po kami dati before ng K-pop cover dance dito sa Philippines po. Okay. And lumalaban po kami internationally, nakikipaglaban po kami sa ibang country. Na sa Korea din po yung competition. And ano po, before, and then habang may part po kami ng member, ng group na yon, ano rin po ako, parang dami ko rin pong ganap sa buhay po nun. Ano po, choreographer din po ako. Pero sa mga bata po, nagtuturo po ako sumayaw. Parang, opo, parang extra, for extra income din po. Kasi nag-aaral din po ako nun. And then, bukod sa pag-aaral, meron po akong work na binigay ng school. Tapos, meron pa po extra income. And then, yung sa group na po namin yun po. Ay, yun ang multitasking talaga. Mm-hmm. At passion niya talaga ang dancing, di ba? Dahil, ano, sinashare niya sa mga bagets. So, si Sejun. Ako naman po, before po kasi hindi po talaga ako lumalabas. Like, hindi ako nagpa-perform in public. Kumbaga, yung pagpa-perform ko, yung pag-skills ko sa pagpa-perform para sa akin lang. Kumbaga, hindi ko pinapakita sa iba. Tapos after ko po gumraduate ng college, bago gumraduate ng college, nag-work po ako agad. Tapos pagka-after graduating, naglumipat po ako ng work. Bali, before graduating, tumasok po ako ng call center agent. Tapos po, pagka-graduate na pagka-graduate ko po, nag-work na po ako as a data analyst sa Makati. Tapos doon ko po nakita yung audition ng ShowBT. Tapos yun po, sumali po ako. Pinagsabay ko po. Fairness. Pero dumating din po yung point na parang ang hirap po kasi parang ang hirap pagsabayin eh. Kailangan full-time talaga ibigay mo doon sa ShowBT kasi may tanggalan po. Kumbaga, pag hindi mo ginalingan or parang nag-fall short ka dun sa kinukuha nilang quota or hindi ka magandang sayo, ganyan kumanta, matatanggal ka. So, kailangan i-focus ko yung sarili ko dun. Pumili po ako. Nag-quit po ako sa work ko. Tapos so, ito ang pinili mo. And eventually, ikaw naging leader ng SB19. Ako'y naasahan yan. Dati po, tagabigay lang ako ng tubig niya. So, ito na ba? Alam mo, parang hindi ko alam. Totoo ba to? Before po kasi, ang haba po ng kwento, pero sige, pabilisin ko lang. Before po kasi, meron po akong org na pinasukan, na volunteer po ako doon. And parang meron pong time na sila yung guinness nila, tapos parang ako po yung volunteer. So, inaabutan ko po sila ng tubig. Okay, yun naman pa. So, who would have thought na magiging groupmate sila at magka-come out ka of your shell na hindi ka na mahiyain or na ready kang i-show sa public ang iyong talent. So, si Justin, Josh. Ay si Josh naman. So, okay. Clean up. Si Justin. Hindi, si Justin na. Ikaw na, Josh. Ah, sige po. Haba yan. Mahaba po ito eh. Okay lang. Okay lang yan. Before po ako mag 16 years old, naging independent po ako. Tapos, humimulate po talaga kasi mag-isa lang ako. Naghanap po ako ng work. Stop na po ako sa studies noon. Tapos, naghanap po ako ng work. Then, dun sa work po, parang, doon po sa work ko, pinagsabay ko po yung pagtatrabaho at pag-aaral. So, to make po ako ng alternative learning system. Then after po noon, naging idol ko po yung group nila. Si Stel. Sabihin mo kasi. Si Stel po yung naging idol ko. Hindi, sabihin mo kasi. Ano yung nakakilala? Doon nga po, naging idol ko po muna yung group nila. Napanood ko po sa isang event, tapos super nagalingan po ako sumayaw sa kanila. Doon po ako na-inspire. Bumuo po ako ng sarili kong group. Then, after a few months, nakilala ko po siya sa isang event. Iwan niya na yung grupo niya. Tapos, ayun po. Tapos, fortunately po, since idol na idol ko sila, naging friends ko po sila noong time na yun.
Then in-invite po nila ako na sumali sa grupo nila. Tapos after noon, parang ang dami na po nangyari sa performing career. Habang nag-work po ako, doon ako natira sa workplace ko. Then pinurso ko po yung ito nga, pagpa-perform. Tapos, ayun po, marami kami na-achieve sa ibang bansa. Dami po namin nakuwang ano, championships, mga awards, gano'n. Tapos po, noon, habang nag-work ako, nag-ano po, yung show BT, nagpa-audition nga po. Then, nag-stop na po ako mag-work para mag-focus sa show BT. Tapos ayun po, hanggang sa naging SB19 member. Wow. Ang galing din, no? Kasi, well, alam nga natin ngayon yung popularity niya. Parang even before that pala, nakakakuha na kayo ng maraming achievements, kahit not as SB19. O, si Justin naman. Ako po, before mag-start, sumali sa company, student po ako before. So, parang nagkaroon po ng time na pinagsabay ko yung training habang nag-aaral po ako. Bago po ako makapasok doon, actually, parang talagang student lang. Tapos, since before, nung bata-bata, mas bata pa ako, talagang parang gusto ko rin mag-perform, ganyan po. So, nung college na, na-realize ko na gusto ko talaga, hinahanap ko po, gano'n. So, tapos doon, parang nag-start muna ako sa mga cover group lang din po sa kagaya nila. Naghanap po ako ng group, ganyan. Tapos, doon ko po na-meet si Josh. Parang naging magka-group po kami at one time. Tapos, nung isang performance lang namin after nun, parang in-invite niya na ako. Kasi under na po siya ng show BT nun. So, in-invite niya po ako umattend ng workshop nung company. And then, nung pag-attend ko po, doon po parang sinabi nung teacher namin na gusto ko nga daw po mag-continue para improve pa yung skills ko. So, syempre, gusto ko po yun eh. So, tinuloy ko na po. Tapos, habang nag-aaral, pinagsabay ko po yung training and fortunately po, nakagraduate naman po on time and ayun po, nakapag-debut kasama sila. So, parang kahit mahirap po, at least nakapag... Parang gusto niya talaga na makasama dun sa group, ano? At least ito na. Oo, diba? At si Ken! Ako po, galing po akong Zamboanga, Pagadian City, sa Mindanao po. Yun po, nag-aaral po ako dati. I was a student, architecture student before. And then, unfortunately, napag-stop dun po. So, dumating yung opportunity na tinanong nga po ako ni Josh, kinanta ako if ano daw, kung gusto ba mag-mission sa akin. So, siya po yung... Siya po yung may kasalanan bakit siya. Ano ba? Ano ba kakilala? Josh! Ano pagsama-sama mo lahat? HR! Siya po yung shareholder ng company po namin. Dati pa po, umpisa pa lang, mahilig na siya bumuo ng mga ganun. Dati nga po sabi niya, bumuo siya ng grupo, tapos sumali siya sa kanya. Tapos ginawa niya rin, parang binuo niya rin grupo. Ano lang po, pag meron po talaga akong gusto, ganun, ginagawa ko po lahat ng paraan, parang ganun. Tapos, so nasa naman, ano? Parang, since gusto ko din po talaga maging ano performer dati, so grab ko na po yung opportunity po kasi baka po isang beses lang po mangyari, di ba? Tapos baka magsisi ako. So, ayun! Nakapasa, tapos lumuwas ako from there, dito pa Manila. Tapos nag-audition ulit ako. Kasi yung audition ko, through online na siya. Tapos nag-audition ulit ako dito, tapos natanggap. Ako po yung pinaka-last na nakapasok sa dito. Pero hilig mo rin talaga magsayaw ever yes, since. Po, sobrang hilig ko talaga sa mga. Ilan ang mga binit ninyo dun sa auditions? Hindi po kami na magsusuntukan. Hindi, I mean, mali. Ilan yung mga sumali na auditionist? Before, nabuuna kayong five yung magkakasama. Hindi na. Sa totoo lang po, nalulungkot din kami for them. Kasi yung mga tanggalan po yung pinakamasasakit din po na part for us. Nagkakaiyakan po talaga kami dati na pag may mawawala. Kasi po yung bonding po namin, na nagsamahan talaga namin for the past 4 years po, hindi po talaga biro. So ayun. So, ilan nga? Marami rin eh. Pero hundreds eh. Parang 300 plus. Ganyan. Parang dadrama na ako dito eh. Kung may natatanggal, may dumadating din po. Parang katulad po nila. Siya po, sumali po, halfway. So, ibig sabihin, parang may natanggal na, tapos sumasak siya. Parang ganun po yung nangyayari. Kasi ang pinakamatindi dito, hindi lang yung basta nakapasok ko sa audition, kundi yung training din. Ganun ba yun? Tapos hanggang, tsaka doon ma-determine kung sino talaga yung... Tsaka po yung... May mga iba po, hindi kinakaya. Sila na po nagkikito. Matira matibay ang te. Kasi mentally and physically. Tsaka bago po kasi yung parang ginagawa sa Philippines. So, parang... Although ina-adjust po ng company para sa Filipinos yung training, pero parang siyempre, kuwari po, nag-aaral, parang mahirap po pagsabayin, yung biyahe, ganyan po. So, kailangan din po talagang mag-sacrifice, mamili kung sino, kung mahal mo o mahal ka. Nag-joke na. May biglang may gano'ng hugot, diba? May hugot ka! Ano may piliin mo?